Anak, hindi naman pwedeng patigil-tigil ka sa pag-aaral. Dahil lang binabastard ka palagi ng mga babaeng nagugustuhan mo. Sermon ng ina ni Paulo sa kanya. Nakahiga si Paulo sa kanyang kama. Nakahiga ang kanyang ulo sa unan habang ang kanyang inang Selena nakatayo sa tapat niya. Nakahalukip-kip ang mga braso nito. Magkahalong frustration at pag-aalala ang nakaukit sa mukha ng kanyang ina. Bakit, Paulo? Bakit pinipilit mong sumuko sa tuwing hinahagis ka ng buhay sa isang bola-bola? Biro pa nito sa kanya. Bumaha ang iritasyon sa mukha ni Paulo. Mama naman, parang ewan. Tumawa naman si Lena. Paulo, alam mo, pasalamat ka. Kula kong ina at sinusuportahan ko yung mga kalokohan mo pagdating sa babae. Bilang mama mo, gusto ko nang makatapos ka ng pag-aaral. Pero okay lang na hindi kasi ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang sustento ng tatay mong siman loko-loko. Pero kahit na, dapat nag-aaral kang mabuti. Walang direksyon ang buhay mo, anak. Ano bang pangarap mo? Maging asawa na lang ng Disney princess? Napakamot na lang si Paulo sa ulo. Paulit-ulit niya na yatang narinig iyon mula sa kanyang ina. Lagi itong naguguluhan sa kanyang future. Kaya kahit siya, gano'n na rin ang nararamdaman. Sa halip na mamotivate sa pakul niyang ina, mas lalong naliligaw ang kanyang landas. Napakibit balikat si Paulo at umiwas ng tingin sa ina. Kada araw, hindi ko nagugustuhan ang sinasabi sa akin ng mga nasa paligid ko. Wala namang nagkakagusto sa akin. Ako lang naman ang matabang lalaki na pinagtatawanan ng lahat. Tuldok, hanggang doon lang ako, mama. Kaya bakit nangangarap pa ako? Tinignan siyang mabuti ng kanyang ina. Anak, hindi kita pinalaking ganyan. Marami ka namang magagawa. Magaling ka nga sa arts eh. Ang galing ng kamay mo. Ako hindi ko kaya yun, diba? May kaya kang gawin na hindi rin kaya ng iba. Mataba ka lang, hindi pa katapusan ng mundo. Hindi pa rin tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili sa mga sinabi ng ina. Eh, mataba pa rin ako. Napairap naman si Lena. Palagi ka na lang kasing nakatingin sa pangit sa sarili mo, kaya hindi mo makita ang magagandang katangian mo. Dapat ang unang makaka-appreciate ang mga sarili natin, anak, para matuto ang ibang taong pahalagahan tayo. Saka kung nakikita mong problema ang pagiging mataba mo, eh di magpapayat ka. Huwag nga lang liposuction, anak. Di tayo mayaman. Feeling rich lang, di kaya ng budget natin yon. Huminga ng malalim si Paulo. Alam ko naman yun, mama. Puro ko talaga biro. Minsan, matinukang kausap, pero minsan talaga, hindi ko alam kung saan patungo ang sinasabi mo. Ganoon na talaga silang mag-ina. Hindi lang ina ni Paulo si Lena. Best friend niya pa. Lahat ng problema niya, sinasabi niya sa kanyang ina. Hindi siya mama's boy, sadyang komportable lang siya rito kumpara sa ibang tao. Nakita kitang nahihirapan, Paulo, sa bigat at pagpapahalaga sa sarili mo sa loob ng maraming taon. Pero hindi ko naman akalain na aabot sa ganito. Gusto mo talagang talikuran ang pag-aaral mo dahil lang sa pagtanggi ng babaeng gusto mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Lena sa anak. Tiningnan niya ang kanyang ina. Eh, anong gagawin ko, mama? Ayoko siyang makita. Halos kaklase ko siya sa lahat ng subject. Maaalala ko lang yung sinabi niya sa akin na mataba ako at sakop ko ang dalawang seat sa bus. Kaya wag na akong magbalak pang makipag-date sa kanya. Paulo, tumingin ka sa akin. Udyok ni Lena sa kanya. Mas higit ka pa sa timbang mo. Ang halaga mo, hindi natutukoy sa opinyon ng ilang babae. Bumangon ka. Huwag kang magmukmuk dyan. Pumasok ka na. Katamaran mo na lang yata yung pinapairal mo. Hinampa siya ni Lena ng unan. Tamad na tamad siyang bumangon. Pakiramdam ni Paulo, wala ng pag-asa para mabuhay. Tama ka naman, mama, sa mga sinasabi mo. Pero ang hirap talagang hindi isipin. Gusto ko lang makita ko ng mga tao. Lalo na ng mga babaeng nagustuhan ko noon sa ibang paraan na magustuhan ako kung sino talaga ako. Umismid naman si Lena. Naiintindihan ko ang kadramahan mo, anak. Pero utang na loob. Tama na. Maligo ka na. Maghanda ka na at pumasok ka na sa school. Yun ang pinakamagandang gawin mo sa sarili mo. Hindi yung magmumukmok ka dito dahil broken-hearted ka lang. Bumuntong hininga si Paulo. Pero anong point, mama? Napakalayo ko na. Lahat ng iba sa batch namin nakapagtapos na at heto ko. Nahihirapan pa rin.
hindi pa rin makausad. Kasi, puro landi ang inaatupag mong lalaki ka. Hindi lang puro landi, anak ha. Hindi habang buhay, nandito ako sa tabi mo. Kaya ayusin mo yung future mo. Ang buhay, puno ng mga tagumpay at kabiguan. Nasa atin na lang kung papaano tayo mag-react sa lahat ng yon. Pa-joke-joke lang ako para mawala ang bigat ng nararamdaman mo. At Paolo, kailangan mo munang maniwala sa sarili mo, ha? Ang mga salita ni Lena bumabaon sa kanyang kalooban. Alam ni Paolo na tama naman si Lena. Ngunit nananatili pa rin sa kanyang isipan ang takot sa pagkabigo. Kung wala talaga ang kanyang ina para lagi siyang damayan, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Naghanda na nga si Paolo sa pagpasok. Pumupunta siya sa school sakay ng bus. Inihanda ang kanyang sarili para sa hindi maiiwasang mga titig at bulong ng mga tao sa loob. Sino ba naman kasing hindi mapapa-second look sa sobrang taba niya? Kapag papasok siya sa bus, halos hindi siya magkasya sa pagitan ng mga upuan kapag dumadaan siya. Napabuntong hininga na lamang si Paolo. Isang araw na naman, isa pang sakay ng bus na puno ng mga mapanghusgang titig. Umupo si Paolo sa dalawang magkatabing upuan. Alam na alam niya ang dagdag na pamasahe na kailangan niyang bayaran para maiwasan ang mga reklamo ng konduktor. Bumulong ang isang pasahero sa kasama nito. Naniniwala ka ba kung gaano karaming espasyo nagagamit niya? Dapat tatlong upuan ang bayaran niya. Mga sina-OA. Mahinang usal niya at tumingin sa bintana. Tumango naman bilang pagsang-ayon ng katabi nito. Nakakatawa, ang mga katulad niya hindi dapat payagan sa mga public vehicle. Napairap si Paolo at bumulong-bulong. Eh, saan niyo ako dadalhin? Anong inasahan niyo? Lilipad ako papuntang school? Puro bulong na lang si Paolo sa isang tabi. Kung mapipigilan niya lang lahat ng panghuhusga ng mga ito, ginawa niya na. Kaso, hindi niya naman utak at mga bibig ang mga iyon. Tickets! Pakiusap! Akin ang mga bayad niyo! Anunsyo ng konduktor. Iniabot ni Paolo ang pamasahin niya kasamang extra para sa isa pang upuan. Bayad ko, dalawa. Bayaran ko ang isang upuan. Napatingin ang konduktor sa kanya. Alam mong kailangan mong magbayad ng extra para sa dalawang upuan? Tumango si Paolo. May choice pa ba ako? Aware naman akong wala nang pasahero ang makakasakay sa tabi ko. Kaya ako nang mag-a-adjust. Sinusubukan ko lang maiwasan ng anumang mga issue. Muntik pa akong pababain sa isang bus na sinakyan ko dahil sa katabaan ko. Para niyang binabayaran sa isang maliit na halagang kapanatagan at kanyang dignidad. Puro judgmental ang mga tao, kaya kahit doon na lamang, makabawi siya. Tama namang dalawang tao na nga ang sakop ng inuupuan niya, at least, nasa kanya pa rin ang kanyang dignidad. Napailing ito at ibinalik ang sukli sa kanya. Ako nang bahala, huwag mong bayaran ng isa pang upuan. Mataba ka lang pero tao ka pa rin naman. Umawang ang bibig ni Paolo sa sinabi ng konduktor. Hindi naman talaga siguro lahat ng tao mapanghusga. May mga tao pa rin na natitirang busilak ang mga puso. Habang umaandar ang bus, inabala na lang ni Paolo ang sarili sa music sa kanyang cellphone. Unti-unti nang napupuno ang bus, may ilan pa rin nakatayo. Ang bus ay unti-unting naging mas masikip habang tinatahak ang ruta. Ang mga upuan ay napupuno ng mga pagod na commuter kahit simula pa lang ng araw. Nakaramdam si Paolo ng matinding pagkabalisa habang lumiliit ang espasyo sa kanyang paligid. Ayaw niya ng ganoon. Mahihirapan siyang bumaba at marami namang magre-reklamong pasahero sa kanya. May nakaupo na kasi sa unahan kanina kaya sa dulo siya napapunta. Lord, bagong pagsubok na naman ba to sa araw-araw? Mahinang bulong niya na lamang. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto upang tanggapin ang isang bagong dating. Isang babaeng nakasuot ng teacher uniform. Halatang may kumpiyansa sa sarili at naghahanap ng bakanteng upuan. Napabuntong hininga si Paolo. Nagtama ang kanilang mga mata. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso nang makita ang maningning ng ngiti nito. Wow! Bulalas niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Paolo ang pagkislap ng pag-asa sa kanyang loob. Isang kislap ng posibilidad na baka lang, may espesyal na inihanda ang tadhana para sa kanya. Gulat na gulat siyang napatingin sa babae habang papalapit sa kanya. Matatag at sigurado ang mga hakbang nito sa kabila ng paghampas ng bus. Napagtanto ni Paolo na sa tabi niya lamang ang tanging bakante. Napabuntong hininga siya.
Tahimik siyang nagdadasal na pumili ito ng ibang lugar. Ngunit sa kanyang pagtataka at tuwa, huminto ito sa kanyang harapan. Lumawak ang ngiti nito habang sumisenya sa bakanteng upuan. May nakaupo ba dito? Pwede bang dito ako umupo? Marami kasi akong dala eh. Namula ng bahagya si Paolo. Hindi naman. I mean, wala namang bayad to pero hindi tayo kasya kung uupo ka. Kita mo naman, di ba? Napatingin ang babae sa upuan. Hindi mo naman sobrang sakop ang space ha. May natira pa naman. Maliit lang din naman ako. Kung uupo ka, kalhati lang ang mauupuan mo. Mahinang tumawa ang babae. Hindi, okay lang. Malapit lang naman ako eh. Ayoko kasing tumayo ng matagal. Nakasuot ako ng heels at palda ngayon, kaya please? Napatingin naman siya dito. Sige, ma'am. Umupo agad sa tabi niyang babae. Marami itong dalang visual aids, kaya hinawakan niya rin ang iba nito. Postura at mga gamit pa lang, halatang teacher na ito. Gayunpaman, mukhang kasing edad niya lang ito. Napangiti ito sa kanya. Salamat. Ang sikip ngayon dito. Tumango si Paolo. Opo, parang halos araw-araw ganito ang pagsakay sa bus lalo na kung hindi po maaga, ma'am. Tumawa ito ng mahina. Ma'am at po, sigurado akong magkasing edad lang tayo. Although, estudyante ka pa lang, huwag mo na akong tawaging ma'am. Hindi naman kita estudyante, masyado kang formal. Ako nga pala si Lexi. Matamis siyang umiti sa dalaga. Paolo, nice to meet you, Ma'am Lexi. Tumawang muli ang babae. Ang kulit, estudyante ka ba? Tama ko, di ba? Nahihiya siyang tumango. Oo, nag-aaral ako ng architecture dyan sa university sa Maydiliman. Patigil-tigil din kasi ako kaya estudyante pa lang hanggang ngayon. Nanlaki ang mga mata nito. Talaga? Dapat nag-aaral kang mabuti. Makinig ka kasi sa teacher mo. Makinig ka kasi teacher ako. But anyways, malapit lang ang private school kung saan ako nagtuturo. Saka kung ganon, mahilig ka pala sa arts? Good luck, future architect. Sa iyo ako magpapadesign ng bahay ha. Kaso, utang muna, pwede? Hindi na rin napigilan ni Paolo ang tumawa. Sige, basta huwag masyadong maraming reklamo ha. O nga pala, teacher ka. Kaya, anong mga tinuturo mo? Napangiti si Lexi. Preschool teacher ako kaya ganito ka-effort ang mga visual aids ko. Medyo nakakapagod pero ito ang aking hilig. Hindi napigilan ni Paolo ang paghanga. Nasa puso mo ng pagtuturo. Preschool? Ibig sabihin, mahilig ka sa mga bata? Oo, lumaki kasi ako sa ampunan kaya mahilig talaga ako sa mga bata. Kumabog ang puso ni Paolo. Ibig sabihin, lumaki kang walang mga magulang? Marahang umiling si Lexi. Wala naman gustong umampun sa akin nung bata ako. Kaya nagsikap ako makapagtapos. Feel ko kasi mga bata lang ang pwedeng magmahal sa akin ng totoo. Hindi na muling nagsalita si Paolo. Tiningnan niya si Lexi na nakuha pa rin umiti sa kanya. Sandali lang silang magkasama pero ang dami na nilang nalaman sa isa't isa. Tama nga ang sinabi ng ibang tao. Mas maigi pang magbahagi ng problema sa isang estranghero. Huminto ang bus. Hudyat na nandoon na si Paolo sa kanyang patutunguhan. Tumayo si Lexi para makalabas siya. Nag-aatubiling nagsalita si Paolo. Well, dito na ako bababa. Bumaha ang lungkot sa mukha nito. Doon pa ako eh. Ang sarap mong kausap, Paolo. Salamat. Sana magkita tayo ulit. Malapad siyang umiti. Baka magkasalubong ulit tayo minsan. Pero alam ni Paolo na hindi niya hihintayin yon. Sasadyain niya talagang magkasalubong sila. Kapag may mga ganoong taong nagpapahalaga sa kanya, ayaw niya nang mawala. Gusto ko yan, sana nga magkita tayo ulit. Nakangiting sabi nito sa kanya. Parang ayaw niyang umalis kahit late na siya. Mag-iingat ka, Lexi. Kumunot ang noon nito. Oh, bakit di ka pa bumababa? Nagsara na yung pinto. Nakalagpas ka na sa school mo. Bumuntong hininga si Paolo at muling umupo. Ihahatid na kita, ma'am. Simula ng araw na yon, alam ni Paolo na may malaking pagbabago sa kanyang buhay. Nagsimula ang panibagong yugto sa kanya kasama si Lexi. Hindi niya inasahang ang minsang nakasama niya sa bus magiging malaking parte pala ng kanyang pagkatao.
Naging magkaibigan sila ni Lexi hanggang sa niligawan niya ang dalaga at naging sila. Si Lexi lang ang tanging nagpapahalaga sa kanya. Kailanman, hindi siya nito hinusgahan. Tanggap din siya nito ng buong buo kahit nakakailang extra rice pa siya kapag nagde-date sila. Mahal na mahal ni Paolo ang kanyang girlfriend. Pakiramdam niya, swerte siya rito. Nang maging sila, nagkaroon ng direksyon ng kanyang buhay. Palaging gusto niyang mangarap. Nakatutok dapat si Paolo sa architecture plates pero distracted siya sa kanyang kasama. Lexi, mahal! Busy si Lexi sa pagtatype sa laptop nito. Ano? Huwag mo akong kulitin, tapusin mo na yung ginagawa mo. Napangiti si Paolo. Gusto ko lang sabihin na ang ganda mo talaga lalo kapag ganyan ka mag-concentrate. Mas lalo akong nai-inlove sa'yo, ma'am. Napairap ang kanyang girlfriend. Paano ka matatapos dyan kung tingin ka ng tingin sa akin? Umupo si Paolo sa kanyang drafting table. Inabala niya muli ang kanyang sarili sa architectural plates. Ang malambot na gasgas ng kanyang lapis ang tanging tunog sa silid. Sa tapat naman niya, nakaupo si Lexi sa mesa. Nakabukas ang laptop sa harapan. Ginagawa nito ang mga lesson plan. Sa kabila ng tindi ng kanilang ginagawa, hindi maiwasan ni Paolo na magnakaw ng sulyap kay Lexi sa tuwing magagawa niya. Sa paglipas ng mga oras, nakita ni Paolo ang kanyang sariling lalong nagagambala sa mga iniisip ni Lexi. Hindi na niya napigilan, itinabi niya ang kanyang drafting paper at tumayo mula sa upuan. Tumawid siya kung nasan ito nakaupo. Dahan-dahan niyang ipinulupot ang mga braso niya mula sa likuran. Ipinatong niya ang baba sa balikat nito habang nakatingin sa screen ng laptop. Bahagyang nagpumigla si Lexi. Paolo, ang landi mo talaga. Ang laki mong tao, wala na akong makita sa screen, no? Kaya ayaw kitang pamuntahin sa apartment ko eh. Palaging ganito nangyayari. Uuwi ka ha. Isusumbong kita sa mama mo. Mahina siyang tumawa. Break muna, mahal. Hindi ka ba napapagod, ma'am? Hindi ko kayang kasipagan mo. Sumulyap ito sa kanya. Pwede ka namang mag-break pero wag mo ako masyadong i-distract. Kung pagod ka dyan sa ginagawa mo, magpahinga ka. Humiga ka muna dyan sa kama ko. Gigisingin na lang kita. Naglambing pa siya rito. Tabi tayo. Napairap si Lexi. Ilang extra rice na naman bang nakain mo at ganyan kakasweet? Gutom ka na ba? Gusto mo bang ipagluto kita? Tiningnan niyang mabuti ang kanyang girlfriend. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte sa'yo. Hindi naman kita ginayuma pero minamahal mo ako. Sinapo nito ang kanyang mukha. Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Hindi mo na ako kailangang regaluhan ng teddy bear. Ikaw pa lang. Sapat na. Lumapit si Paolo para bigyan ito ng mabilis na halik. Hindi pa rin ako makapaniwalang minamahal mo ako. Sana, ikaw na hanggang dulo. Hindi ko yata kakayanin kung mawawala ka sa akin, Lexi. Namula ang kanyang girlfriend. Tumigil ka. Namumula ako sa mga sinasabi mo. Alam mo namang mabilis akong kiligin. Lumayas ka na nga. Nagtatrabaho ako, oh. Mahina siyang tumawa. Hindi ko mapigilan. Inilabas mo ang pagiging don romantiko ko. Mapaglarong tinulak siya ni Lexi. Well, natutuwa akong nagkaroon ako ng ganong epekto sa'yo. At least, patas lang. Mahal talaga natin ang isa't isa. Kumawala siya sa yakap. Alam mo, hindi ko maiwasang humanga sa pagiging dedicated mo sa trabaho mo, ma'am. Kapag nakikita kitang magturo ng mga bata, napapangiti ako. Lalo kang gumaganda sa paningin ko. Tumaas ang isang kilay nito. Oh, talaga? Kaya wala kang natatapos na gawain eh. Umuwi ka na nga sa inyo. Doon mo tapusin ang drafting plates mo. Daldal ka ng daldal? Nangalumbaba siya sa harap nito. Oo nga, saka tungkol naman sa iyong dinadaldal ko eh. Ang swerte ng mga estudyante mo sa iyo, ma'am. Mabait, sweet, maganda pa. Kung maging preschool student ulit ako, baka maging crush kita, ma'am. Malakas na tumawa si Lexi. Baliw ka talaga kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Pinisil ni Paolo ang kamay nito. Salamat at lagi kang nandito para pasayahin ako. Hindi halata pero nagkaroon ng direksyon ng buhay ko dahil sa'yo. Laitin ako ng lahat. Basta nasa tabi kita, okay na ako. Nagsisikap na ako ngayon. Marami akong balak sa future natin. Sama ka sa graduation ko ha. Gusto ko nandun kayong pareho ni mama. Napangiti si Lexi.
Oo naman, mas excited pa nga yata ako para sa'yo. Kapag nakatapos ka at may lisensya ka na, ipagyayabang ka na sa co-teachers ko. Sasabihin ko, may architect na akong boyfriend. Inilapat niyang pisngi sa noon nito. I love you, Lexi. Salamat sa pagmamahal mo sa akin palagi. Mahal din kita, Paolo. Humarap siyang muli sa ginagawa. Okay, tama ng distractions. Bumalik na tayo sa ginagawa natin. Seryoso na ako. Para sa future natin to, Lexi. Huwag mo kong aakitin para matapos ko ang ginagawa ko. Muling tumawa ang kanyang nobya. Nakaupo lang ako rito. Wala nga akong ginagawa sa'yo. Pigilan mo kasi ang kalandian mo. Pero lumapit siyang muli kay Lexi. Bago ang lahat, pwedeng isang halik pa para swerte. Napailing na lang si Lexi. Mukha kang kiss. Yumuko si Paolo para bigyan ito ng mabilis na halik. Perfect! Dami pong sinasabi. Halik lang naman eh. Ngayon, tapusin na natin ang nasimula natin. Tumango si Lexi at bumalik sa laptop nito. Oo, hindi yung kung ano-anong kalandian ang tumatakbo sa utak mo, mahal. Kaya naman, taglay ang panibagong pakiramdam ng determinasyon at pagmamahal, bumalik sina Paolo at Lexi sa kani-kanilang mga gawain. Para sa kanya, sobrang healthy ng relasyon na mayroon sila. Sa kabila ng pagiging abala ng kanilang buhay, pareho nilang naiintindihan yon. Alam nila na hanggat magkasama sila, kaya nilang talunin ang anumang dumating na mga pagsubok. Sa araw ng graduation ni Paolo, masaya para sa kanya si Lexi. Bukod sa kanyang ina, ito talaga ang labis na sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Balisang nagpabalik-balik si Paolo malapit sa entrance ng graduation venue. Wala pa rin bakas na nandoon si Lexi. Kanina niya pang hinihintay ang kanyang girlfriend. Lumapit na sa kanya si Lena. Paolo, graduation mo na anak! Kumalma ka nga! Darating din yon. Pati ako na-stress sa'yo eh. Huminto si Paolo. Alam ko yun, mama. Pero nandito dapat si Lexi. Nangako siya na hindi ito palalampasin. Graduation ng boyfriend niya to. Mahinang tumawa ang kanyang ina. Simula nang maging girlfriend mo si Lexi, ang laki ng pinagbago mo. Talagang nangangarap ka para sa kanya. Baka naman may nangyari lang. Hayaan mo at darating din yon. Palalagpasin ba naman yung graduation mo? Binola mo lang naman ang girlfriend mo kaya pinatulan ka. Napairap si Paolo. Mama, puro joke. Siyempre, pinatulan ako nun kasi mahal ako. Patita ba ako sa katawan, mahal na Lexi. Kaya importante sa akin na sa mahalagang araw siya ng buhay ko. Kaya lang, nag-aalala ako. Baka kung ano nang nangyari sa kanya. Baka nakakita na yun ng mas macho at mas pogi. Hinawakan ni Lena ang kanyang balikat. Mana ka talaga sa akin. Wala rin sa hulog ang mga biro mo. Paolo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mahal ka ni Lexi at sigurado ako, may magandang dahilan kaya siya late ngayon. Sinubukan ni Paolo na mag-relax. Ngunit hindi niya maalis ang kanyang mga pag-alala. Muli niyang tinignan ang kanyang cellphone kung may mga mensahe mula kay Lexi. Pero wala. Humigpit ang hawak ni Paolo sa kanyang cellphone. Sana lang, ipaalam niya sa akin kung malilate na siya. Hindi naman siya ganoon ka-inconsiderate. Palaging nagtetext sa akin yun eh. Maya-maya lang, nakarinig siya ng hingal na boses malapit sa entrance. Si Lexi ay nagmamadaling pumasok, halatang nagmamadali, bakas ang paghingi ng pasensya sa mukha nito. Niyakap agad siya ng kanyang girlfriend. Paolo, pasensya na. Late ako. Inayos niyang buhok nito. Lexi, saan ka ba nang galing? Gulo na yung buhok mo. Hindi ka man lang nag-text. Nagsimula na ako mag-alala. Bumuntong hininga si Lexi. Nagkaroon ng malaking siksikan sa daan papunta dito. Pagkatapos, naiwan pa ako sa school. Nagkaroon ng bigla ang faculty meeting kaya hindi ako agad nakaalis. Faculty meeting? Di ba bakasyon yun ha? Nagtatakang tanong ni Paolo. Tumango naman ito. Alam ko, hindi ko nga rin inasahang magpapatawag ng meeting ang bagong may-ari ng school. Sinubukan kong umalis agad kanina pero sobrang tagal. Kaya nang pagpunta ko rito, madaling-madali na ako. Sorry talaga mahal. Lumambot ang ekspresyon ni Paolo. Natutuwa lang ako na nandito ka na. Akala ko hindi ka napupunta. Dalawang seats pa naman ang binayaran ko para dalawa kayo ni mama. Alam mo namang OA akong mag-alala. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Sorry kung pinag-alala kita, Paolo. Hindi ko palalampasin ang graduation mo. Nangako ako, di ba? Tinapik ni Lena ang kanyang balikat. Kita mo na, Paolo. Dumating si Lexi. Pumasok na tayo sa loob at nangangalay na ako sa heels ko.
Nauna nang maglakad ang kanyang ina papunta sa loob. Napairap na lang si Paolo. Kung makalakad ang kanyang ina, tila itong gagraduate. Hinayaan niya na lang. Niyakap muli ng mahigpit ni Paolo si Lexi. Tumawa naman ito. Mamaya na tayo magyakapan, pumasok na tayo sa loob. Masaya lang ako nandito ka na, Lexi. Salamat sa pagsama sa akin sa lahat. Siyempre, Paolo, alam ko kung gaano ka nagsikap makapagtapos. Hindi ko gustong makaligtaan na makita kang lumakad sa stage na yon. Malambing nitong sabi. Magkahawak kamay silang pumasok sa venue. Handa na si Paolong ipagdiwang ang milestone na yon kasama ang mga taong mahal niya. Sa loob ng auditorium, habang nagsisimula ang seremonya, si Paolo ay sumulyap kay Lexi. Nagpapasalamat siyang nasa tabi niya ito. Dahil sa babaeng ito, tumaas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Habang naglalakad sa entablado para kunin ang kanyang diploma, tumingin siya sa audience at nakita niya si Lexi. Sa sandaling iyon, alam niyang kahit anong hadlang ang dumating sa kanila, lagi silang gagawa ng paraan para makasama ang isa't isa. Umabot na rin ng 3 taon ang relasyon nila ni Paolo. Sa hirap at ginhawa, kailanman hindi siya iniwan ni Lexi. Palagi itong nakasuporta sa kanya. Kapag may mga away sila, palagi lang din itong kalmado. Siguro, katangian na talaga yun ang babae. Tila tahanan ang pakiramdam na ibinibigay sa kanya ni Lexi. Gusto mong mag-live-in tayo? Gulat na tanong ni Lexi sa kanya. Marahang tumango si Paolo. Kung gusto mo lang naman, hindi naman kita pipilitin. May binigay kasi sa akin kondo ang tatay ko malapit sa company na gusto kong pagtrabahuhan. Malapit din yun sa school kung saan ka nagtuturo. Mas convenient yun sa atin kaysa mapagod tayo sa araw-araw na mahabang biyahe. Napayuko si Lexi. Hindi ko sure pero... Sige, pag-iisipan ko. Alam mo namang ikaw ang first boyfriend ko. 3 taon ang relasyon natin pero iba na kapag live-in partner tayo. Para na rin tayong mag-asawa. Niyakap niya ito mula sa likuran. Hindi pa ba tayo mukhang mag-aasawa sa lagay na to? Natutulog na nga tayo ng magkatabi. Kapag gusto mong mag-overnight sa amin, okay lang. Kung dito naman sa apartment mo, okay lang din. Wala namang masyadong magbabago kung maging live-in partner tayo. Tiningnan siyang mabuti ni Lexi. Pero ang paglipat ng magkasama, isang malaking commitment na yon, Paolo. Paano kung hindi mag-work? Iniharap ni Paolo ang babae sa kanya. Lexi, mahal kita kaya paano hindi mag-work yon? Hindi ba mas lalo lang titibay ang relasyon natin kapag ganon? Makikilala natin ang isa't isa. Mas makakatipid ka rin. Hindi mo na kailangang mangupahan. Tumango si Lexi pero halatang hindi pa rin sigurado. Totoo yon pero hindi ko alam kung handa na ba ako sa ganyang commitment. Hinawakan niya ang kamay nito. Lexi, hindi ko naman hinihiling na pakasalan mo agad ako. Gusto ko man, alam kong masyado pang mabilis at wala pa akong nararating sa career ko. Gusto ko lang na i-consider mong magka-level up sa relasyon natin para hindi tayo mahirapan pareho. Sure ba talaga tayo dito? Wala nang atrasan? Umiling si Paolo. Hindi mo ba naiisip ang mga posibilidad, Lexi? Gusto ko yung uuwi tayo sa isa't isa tuwing gabi pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Sabay tayong magluto ng hapunan, mag-binge watch ng mga paborito nating palabas, at i-enjoy ang isa't isa. Yun lang naman, mahal. Ganun lang naman kasimple. Saka, siguradong-sigurado na ako sa'yo. Ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Matamis na ngumiti si Lexi. Mukhang maganda yan. Ikaw lang din ang naiisip kong pakakasalan ko, Paolo. Hinaplos niyang mukha nito. So, ano masasabi mo, Lexi? Susubukan mo ba? Para sa atin? Huminga ng malalim, saka tumango ang kanyang nobya. Okay, Paolo. Gawin natin. Tumira tayo sa isang tahanan ng magkasama. Hindi niya mapigilan ang ngisi. Talaga? Ibig mong sabihin, payag ka na? Mahina naman itong tumawa. Oo nga, magpaalam tayo sa mama mo ng maayos, ha? Hinalikan niya ang kanyang girlfriend. Oo naman, saka ini-enjoy niya ng pensyon niya. Kung saan-saan na lang nagpupunta, halos hindi ko na nga makita sa bahay eh. Siguradong papayag si mama. Matagal ko na namang sinabi sa kanyang bala ko. Naiiling na tumawa si Lexi. Lahat talaga nakaset na, no? Approval ko na lang ang kulang. Niyakap niya ito. Mahal kita, Lexi. Siyempre, mag-iisip na ako tungkol sa future natin. Sumubsob sa dibdib niya si Lexi. I love you too, Paolo.
Katulad ng kanilang napag-usapan, lumipat na nga sila sa kondo ni Paolo. Magkatulong nilang inayos yon. Habang hindi pa siya nag-a-apply sa trabaho, susulitin niya muna ang panahong marami pa siyang libreng oras para kay Lexi. Nakangisi ang kanyang girlfriend habang tinitingnan ang kabuuan ng kondo. Ang ganda naman dito, Paolo. Mas maganda pa sa apartment ko to. At mas mukha ng bahay. Sapat na sa akin to. Tumawa si Paolo. Siyempre, hindi ganitong bahay ang ibibigay ko sa pamilya natin. Ano pat architecture ang tinapos ko kung hindi magandang magiging bahay natin, di ba? Tinitigan niya ang kanyang nobya. Tuwang-tuwa talaga siyang bumuo ng plano kasama ito. Pakiramdam niya, kulang na lang talaga ang kasal at ganap na silang mag-asawa. Pinaalalahanan siya ni Lexi. Teamwork tayo sa gawaing bahay ha? Pareho tayong busy kaya dapat tulungan tayo. Tumango naman siya. Hiya ko naman sa'yo kung tatamad-tamad ako. Siyempre, magpapakitang gilas ako sa girlfriend ko. Kailangan good boy ako, di ba ma'am? May pinipigil ng ngiti sa mga labi ni Lexi. Oo na, maglinis na tayo. Ako nang bahala sa mga countertop. Ikaw nang bahala dyan sa matigas na mantsa sa lababo. Medyo luma na tong kondo kaya marami nang dumi. Napabayaan na kasi to ni Papa. Hindi naman kasi siya kumuha ng housekeeper para dito. Sige, maglinis na tayo. Magpapatugtog tayo para hindi naman boring. Saad pa ni Paolo. Kumilos sila ng may kasiyahan. Lumilipad ang alikabok habang naglilinis at nag-aayos sila. Nahirapan si Paolo sa isang istante. Sinusubukang hanapin ang tamang anggulo. Nasugatan pa nga siya. Aray! Daing ni Paolo. Dumapit agad si Lexi. Mag-ingat ka naman! Nasugatan ka tuloy! Patingin nga! Pero hindi niya ininda yon. Sa halip ay napangiti pa nga siya. Hinalikan niya ito sa pisngi. Nagulat naman ito at marahang tumawa. Alam ni Paolo na bagong kwento sa kanilang relasyon ang mabubuo nila ni Lexi. At hindi na siya makapaghintay doon. Sisiguraduhin niyang hindi magsisising sumama sa kanya ang kanyang nobya. Lumipas ang mga buwan, naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Yun nga lang, nagkaroon ng problema sa paghahanap ng trabaho si Paolo. Kasi simula pa lang nila, pagsubok na agad. Lugmok na lugmok si Paolo sa kanyang upuan. Nakatitig siya sa email sa screen ng kanyang computer. Isa na namang rejection ang kanyang natanggap sa araw na yon. At ang dahilan, dahil sa itsura niya at timbang. Alam niyang isa iyon sa mga dahilan. Hindi lang siya dinedirekta. Masyado siyang malaki, literal na malaki, para maging empleyado ng mga ito. Pumasok si Lexi sa kwarto at napansin agad ang pagkabigo sa mukha niya. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito habang papalapit kay Paolo. Ipinatong ni Lexi ang isang kamay nito sa kanyang balikat. Paolo, anong meron? Bakit malungkot ka? Ayos ka lang? Tanong nito bago ilapag ang mga gamit. Napabuntong hininga si Paolo. Humarap siya kay Lexi na may halong frustration at lungkot sa mga mata. Niyakap niya ito sa bewang. Isa na namang rejection, mahal. Hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataon. Pasensya ka na. Wala akong magawa. Inaya kitang tumira sa iisang bubong pero ikaw ang nagbabayad ng bills natin. Sorry talaga. Hindi ko naman inaasahang hindi agad ako matatanggap sa trabaho. Nasanay ako masyado sa pagtanggap mo. Simula nang maging girlfriend kita, hindi ko na iniisip ang panghuhusga sa akin. Pero ngayon, parang bumabalik sa akin lahat. Hinaplos ni Lexi ang kanyang buhok. Ano ka ba, mahal? Ayos lang yon. Hindi naman ako nagre-reklamo. Kaya ko pa naman. I'm sorry, Paolo, pero palagi mong tandaan, higit ka pa sa kung anong nakikita nila sa'yo ngayon. May talento, matalino at may kakayahang makamit ang magagandang bagay. Hindi lang nila alam yon, kaya huwag kang panghinaan ng loob, ha? Bahagyang napangiti si Paolo. Nagpapasalamat sa walang sawang suporta ni Lexi. Salamat, Lexi. Napakahalaga sa akin na nasa tabi kita. Paolo, mahal kita ng higit pa sa anumang bagay. At gusto kong malaman mo na lagi ako nandito para sa'yo. Ano man ang mangyari. Magkasama na tayo sa isang bubong kaya team tayo. Mahina ka ngayon kaya akong magiging lakas mo. Hinawakan niya ang kamay nito. Tinitigan niya ang kanyang girlfriend ng diretso sa mga mata na may hindi natitinag na determinasyon. Gusto kong magpapayat. Marahang pag-amin ni Paolo. Tumawa si Lexi. Talaga? Kaya mo nang walang extra rice? Napanguso naman ito. Mahal, parang nagiging katulad mo na yata si Mama mag-joke. Mahinang tumawa si Lexi.
Nakakabigla ka kasi. Gawin mo pero mahirap ang pagdadaanan mo. Hindi madaling magpapayat, Paolo. Marami kang kailangang bitiwan. Pero sige, tutulungan kita. Sasamahan kita sa journey mo, ha? Huwag ka mag-alala. Ako ang magiging konsensya mo ngayon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Talaga? Ngumiti si Lexie. Sabay nating haharapin ang problema mo. Hindi kita iiwan mag-isa. Mag-focus tayo sa health at well-being mo. Hindi dahil sa iniisip ng iba, kundi dahil yun ang pinakamabuti para sa'yo. Yun lang dapat ang goal mo, okay? At nandyan lang ako sa tabi mo sa bawat hakbang mo. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Hindi lang siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Si Lexie ay handang tumulong. Alam niyang nabibigatan na rin ito sa mga bayarin nila. Kaunti lang naman ang sinasahod nito bilang private teacher. Pero kailanman, hindi niya ito narinig magreklamo. Lexie, hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Ang dami-dami mo ng adjustment para sa akin. Nahihiya na nga ako sa'yo. Malungkot niyang sabi. Umiling naman si Lexie. Gusto kong gawin to para sa atin, Paolo. Dahil mahal kita at gusto kong makita kang masaya at healthy na din. Kung tungkol naman sa kabutihan mo, bakit hindi, di ba? Girlfriend mo ko, natural lang na suportahan kita. Nakaramdam si Paolo ng matinding saya sa kanyang girlfriend. Nabigla siya sa hindi natitinag na pagmamahal at suporta ni Lexie sa kanya. Alam niyang kapag nasa tabi niya ito, kaya niyang harapin ang anumang bagay na idudulot ng buhay sa kanya. Nangilid ang mga luha ni Paolo. Salamat, Lexie. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para mahalin mo ko ng ganito. Wala kang kailangang gawin, Paolo. Mahal kita kung sino ka. Naiiyak ka na, oh. Okay lang yan. Kaya ko pa naman. Huwag kang mahiya sa akin. Kaya natin to. Para sa future natin, magpatuloy tayo. At dahil doon, muling naramdaman ni Paolo ang isang kislap ng pag-asa. Sa tabi ni Lexie, alam niyang lahat ay posible. Nagsimula na nga ang journey niyang magpapayat. Talagang strict na sa diet si Paolo. Maging si Lexie, naghihigpit na rin sa mga binibili nilang pagkain. Araw-araw, pumupunta siya sa gym. Kapag umaga naman, gumigising ng maaga si Lexie para samahan siyang mag-jogging. Alam niyang pagod na nga ito sa pagtuturo sa school, nagagawa pa rin itong samahan siya. Halos isang taon ang lumipas, tuluyan na ngang pumayat si Paolo. Mas naging maalaga na rin ito sa kanyang sarili. At kapag tinititigan niyang sarili sa salamin, masasabi niyang sobrang laki ng kanyang pinagbago. At dahil sa pagbabagong yon, maraming opportunity at trabaho ang nagbuka sa kanya. Okay na ba? Pogi na ba ako? Nagmamadaling tanong ni Paolo habang nagsusuot ng medyas. Lumabas mula sa kusina si Lexie. Wait ha, hindi ka ba muna kakain? Naghanda ako ng almusal mo para may energy ka naman sa opisina. Malalate na ako, mahal. Hintayin mo na lang ako sa dinner mamaya. Sabay na tayo, ha? Natatarantang sabi pa ni Paolo. Bumalik si Lexie sa kusina. Maya-maya, may dala na itong lunch bag para sa kanya. Itinabi nito iyon sa kanyang mga gamit. Napailing ang kanyang girlfriend. Kainin mo kapag may libreng oras ka. Nandyan na rin ang lunch mo. Alam kong sexy ka na pero hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom. Huwag mong gagawing habit, baka magkasakit ka, mahal. Kahit nagmamadali, napangiti siya. Hindi niya tuloy napigilang halika ng paulit-ulit ang pisngi ni Lexie. Ilang taon ang relasyon nila, pero kinikilig pa rin siya sa concern nito. Ma'am, ang bango mo naman sa umaga. Parang ayoko na pumasok sa trabaho. Umabsent na lang kaya ako. Panunokso niya rito. Tinulak agad siya ni Lexie. Tumigil ka nga sa kalandian mo. Akala ko ba late ka na? Bilisan mo na dyan. Ikaw talaga, kaya ka nalilate eh. Puro kaharutan ng inuuna kagabi na puyat ka tuloy. Mahina siyang tumawa. Sinamaan naman siya nito ng tingin. Napakagatlabi siya nang ayusin nito ang kanyang necktie. Kapag maayos na ang kita ko, ipapagawa ko ng dream house natin. Kapag napromote ako, pakasal na tayo, ha? Malambing niyang sabi. Napangiti naman si Lexie. Sige, nagpa-practice na nga ako ng sasabihin ko sa wedding vow. Mahina siyang tumawa at niyakap ito. Huminga siya ng malalim. Inamoy niyang buhok nito. Parang si Lexie ang energy niya sa lahat. Kahit nakakapagod, kapag naiisip niya ang kanyang nobya, gumagaan ang lahat para sa kanya. Sige na, tama na to. Pagkaalis mo, ako naman ang maghahanda papuntang school. Mag-ingat ka ha. Bilin pa sa kanya ni Lexie.
Napangiti si Paolo at hinalikan ito sa mga labi. Yes, ma'am. Pumasok na nga siya sa opisina. Nasa elevator siya papuntang floor kung saan ang cubicle niya nang biglang pumasok si Bianca. Lumayo siya agad nang sadya itong lumapit sa kanya. Humalakhak ang katrabaho niya. Easy, akala mo naman sobrang allergic sa akin. Mabati lang ako. Good morning, architect. Tumikim si Paolo. Good morning. Ayaw niyang makisalamuha sa babae. Lantaran ang ginagawa nitong panglalandi sa kanya. Kahit alam ni Bianca na may girlfriend na siya, sige pa rin ang pagpapansin sa kanya. Maya-maya, may mga pumasok na rin na ibang empleyado. Mas okay nang siksikan sa elevator kaysa kasama niyang mag-isa si Bianca. Nang makarating sa kanyang cubicle, nagsimula na siyang magtrabaho. Nang dumating na ang oras ng tanghalian, narinig niya ang mga buntong hininga ng mga katrabaho niya. Natawa na lang siya. Tara sa cafeteria! Lunch na tayo! Ano kayang meron doon? Ikaw, Paolo, anong bibilihin mo? Tanong ng isang architect na katrabaho niya rin. Umiling si Paolo. Pinagluto ako ni ma'am. Tumawa naman ito. Iba pala talaga alagang girlfriend na no? Tanungin mo nga si Lexi, baka may kilalang teacher din. Ereto na ako. Kapag nakikita kita, nalulungkot ako at bigla akong naalalang single ako. Bakit ka maiinggit kung mas may better naman sa teacher? Architect ka. Ayaw mo rin ang architect? Pinagmamasdan niya si Bianca. Mas talo lamang siyang naiinis. Ayaw niya talaga sa ginagawa nito. Hindi niya lang madiretso. Nakasandal ito sa kanyang mesa. Ang mga labi nito ay nakakurba ng isang mapangakit na ngiti. Sa kabila ng kaalamang may girlfriend na siya, hindi nag-i-effort si Bianca na itago ang interes sa kanya. Hoy, Architect Salazar, tigilan mo nga itong si Paolo. Loyal to sa mom niya. Saad ng isa niyang katrabaho, nagkibit balikat lang si Bianca. Bakit? Girlfriend pa lang naman eh. Malay mo naman, hindi sila hanggang dulo. Pwede pang magbago ng direksyon ng ihip ng hangin. Hindi niya na lamang pinansin ang mga sinasabi ni Bianca. Akala niya ititigil na ito, pero sumama pa rin talaga sa kanila. Wala itong ibang ginawa kundi kulitin siya at pasimpleng landiin. Lumapit si Bianca sa kanya. Alam mo, Paolo, kung gusto mong sumubok ng kakaiba para sa tanghalian, ikalulugod kong ipakita sa iyo ang cooking skills ko. Baka nagsasawa ka na sa mga hinahanda ng girlfriend mo. Kumabog ang puso ni Paolo habang pilit niyang hinahanap ang tamang mga salita na isasagot. Pakiramdam niya'y nahati siya sa pagitan ng kanyang katapatan kay Lexi at sa tuksong ipinakita ni Bianca. Nagsungit si Paolo. Ayoko, masaya na ako sa tanghali ang bigay ni Lexi para sa akin. Ngumisi naman ito. Of course, Paolo, naisipin ko lang mag-offer. Enjoy your lunch. Dahil doon, umalis na si Bianca. Naiwan si Paolo na nakikipagbuno sa emosyon na umiikot sa kanyang kalooban. Hindi niya maalis ang pakiramdam ng guilt na namamalagi sa kanya. Gusto niyang sabihin yun kay Lexi pero baka ano pang isipin nito. Gayunpaman, nang buksan ni Paolo ang kanyang lunch bag at kumagat sa masarap na luto ni Lexi, hindi niya maiwasan na magpasalamat sa pagmamahal at suportang natatanggap niya mula sa kanyang kasintahan. At kahit na nagtagal sa ere ang tukso ng mga landi ni Bianca, alam niyang kay Lexi lang ang puso niya palagi. Pagka-uwi ni Paolo, naabutan niyang nakatulugan na ni Lexi ang paggawa nito ng PowerPoint presentation. Bumuntong hininga na lang siya, siguradong pagod ng kanyang girlfriend. Marahan niya itong binuhat at dinala sa kama. Medyo nakanganga ito at humihilik. Hinaplos niyang buhok nito. Ako nang bahala sa hapunan natin. Sobrang sipag mo palagi. I love you. Nagbihis muna siya ng pambahay. Habang nagluluto, siya na ang nagpatuloy sa ginagawa nito. Noong wala pa siyang trabaho, madalas siyang tumutulong kay Lexi sa trabaho nito kaya medyo may alam na siya. May isang oras, pagkatapos niyang maluto ang hapunan, nagising na rin si Lexi. Yumakap agad ito sa kanya nang makita siya. Kinandong niya naman ang babae at mas lalo itong niyakap. Sorry, nakatulog na ako, hindi na ako nakapaghanda ng dinner. Ungot pa nito sa kanya. Ayos lang, ginawa ko na. Alam kong pagod ka. Bumuntong hininga ito. Alam ko rin namang pagod ka, sana ginising mo na lang ako. Tinignan niyang mabuti ang girlfriend. Napakabait talaga at napakapino nitong kumilos. Pakiramdam ni Paolo, hindi lang kasintahan ang ibinigay sa kanya, kundi isang anghel. Lexi! Panimula ni Paolo, may bahid ng pangamba ang boses. Tumingala si Lexi. Anong meron mahal? May kailangan akong sabihin sa'yo.
Well, may mangyayari kasing team building sa susunod na linggo at mawawala ako ng 3 araw. Bahagyang kumunot ang noo ni Lexi. Naalala ko na binanggit mo yon. 3 araw ha, baka mamiss kita agad. Natatawang tumango si Paolo. Kahit ako rin naman yata, ayoko naman sanang sumama. Gusto ko lang dito, bubuntot sa'yo. Kaso ginawang mandatory sa mga empleyado. Okay lang, Paolo. Sabi nito na malumanay ang boses. Naiintindihan ko, ganun naman talaga sa trabaho. Mag-iingat ka dun ha, aalis kang buo, uuwi ka rin dapat ng buo dito. Kaso, paano magiging buo kung maiiwan ang puso ko rito sa'yo? Mahinang tumawa si Lexi. Hanggang kaya talagang isingit ang kalandian, gagawin pa rin. Pero gusto ko lang makasigurado na okay ka. I mean, 3 araw kang mag-isa dito. Ayos lang ako, Paolo. Ipinapangako ko, ako nang bahala sa kondo at ako nang bahala sa sarili ko. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Nanggigigil niyang niyakap ang kasintahan. Salamat, ma'am. 3 araw lang yun. Pero nalulungkot na agad ako. Tumawa ng mahina si Lexi. Sumandal sa kanya para dampian siya ng halik sa pisngi. Pero seryoso, huwag mo kong alalahanin. Tumuto ko lang sa pag-enjoy sa team building ninyo at makipag-bonding sa mga katrabaho mo. Gusto kong makisalamuha ka sa ibang tao. Masaya ako kapag masaya ka sa mga kaibigan mo. Ngumiti ng pasasalamat si Paolo. Babawi ako pagbalik ko. Pangako. Habang magkasama silang nakatayo, magkahawak kamay. Hindi na iwasang magpasalamat ni Paolo sa pangunawa at suporta ni Lexi. Alam niyang kahit milya-milya ang layo niya, palagi itong nandyan para sa kanya. Katulad ng palagi siyang nandyan para rito. At sa isiping iyon, alam niyang magiging okay ang lahat. Pero talagang sinusubukan ang katapatan niya kay Lexi. Ihatid niyo na yan, lasing na oh! Sabi ng isang katrabaho niya. Ayaw sa amin, Paolo. Gusto ikaw ang maghatid. Napailing na lang si Paolo. Inalalayan niyang dalaga. Halos hindi na makatayo at tawa pa rin ang tawa. Bumungis niya si Bianca. Paolo, napaka-gentleman mo talaga. Ang hata ng gwapo mo pa. Salamat sa pagdala sa akin dito. Napailing si Paolo. Magpahinga ka na. Mas lumapit pa sa kanyang dalaga. Alam mo, Paolo, kakaiba ka talaga. Maswerteng babae ang girlfriend mo. Naninikip ang puso ni Paolo sa pagbanggit kay Lexi. Nanunuot sa kanyang konsensya ang mga sinabi ni Bianca. Inilayo niya ang sarili dito. Matulog ka na. Alis na ako. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Saglit lang, Paolo. Samahan mo muna ako. Nag-alinlangan si Paolo. Napunta siya sa pagitan ng kanyang katapatan kay Lexi at sa mapang-akit na nakalalasing na presensya ni Bianca. Ngunit bago siya makapagdesisyon, hinila siya ni Bianca sa kama sa tabi nito. Hinanap ng mga labi nito ang mga labi niya. Mabilis na itinulak ni Paolo ang dalaga. Bianca, tumigil ka. Hindi natin to pwedeng gawin. Tumawa naman ito. Bakit hindi, Paolo? Ayaw mo ba sa akin? Alam kong tinatablan ka na sa akin. Hiwalayan mo na yung boring mong girlfriend. Hindi mo pa naman siya asawa eh. Hindi pwede, Bianca. Mahal ko si Lexi. Mariing sabi ni Paolo. Humalakhak ang dalaga. Mahal? Pero tumugon ka sa mga halik ko. Huwag mo nga ako niloloko, Paolo. Alam kong meron akong lugar sa'yo. Hindi mo ko kayang tanggihan. Kasi nag-aalala ka sa akin. Aminin mo na. Si Paolo nang lumapit kay Bianca para humalik. Alam niyang tumawid na siya ng linya na walang babalikan sa landas na kanyang pinili. At nang magising siya kinaumagahan na ang mainit na katawan ni Bianca ay nakadikit sa kanyang sarili, napagtanto niyang isang kataksila na iyon para kay Lexi. Oh, saan ka pupunta? Tanong sa kanya ni Bianca. Nagmamadali siyang nagbihis. Uuwi na ako. Mali ang nangyari sa atin. Napairap naman ito. Mali? May chance kang umalis. Sa ating dalawa, nasa mas tamang katinuan ka. Huwag mong sabihin hindi mo ginusto ang nangyari kasi alam kong ginusto mo yon. Mariing umiling si Paolo. Isang gabi lang yun ang pagkakamali. Hindi na mauulit yon. Oh, talaga? Sigurado ka? Panunuya pa sa kanya nito. Nilisa ni Paolo ang kwartong iyon na punong-puno ng kasalanan. Kaya nang makauwi siya, panay ang yakap niya kay Lexi. Malaki ang kasalanan niya rito. Oh, bakit ka ba yakap ng yakap? Ang sweet mo naman ngayon. Hindi ka ba papasok? Malambing na tanong sa kanya ni Lexi. Nanghihinang tumingin si Paolo sa kanyang nobya. Wala lang. Gusto ko nang maglambing sa'yo.
Hinaplos nito ang kanyang buhok. I love you. Mas lalo niyang niyakap si Lexi. Nangilid ang kanyang mga luha. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Takot na takot siya sa pwedeng mangyari at inuusig siya ng kanyang konsensya. Kaya hanggat maaari, iniiwasan niya si Lexi. Tuwing titingin siya sa kanyang girlfriend, kasalanan niya lang ang kanyang naaalala. Paulo, sama ka sa amin? Papunta kaming bar. Sama ka? Tanong sa kanya ng isang katrabaho. Mabilis na umiling si Paulo. Tatapusin ko pa tong sketch ko. Kumunot naman ang noon ng kanyang kausap. Parang ang sipag mo naman yata nitong mga nakaraang araw. Next week pa ipapasa yan ah. Hindi siya sumagot. Sinusubsob niya na lang talaga ang sarili sa trabaho. Ayaw niyang umuwi. Natatakot na lang siya palagi. Baka pag uwi niya isang gabi, malaman ni Lexi ang kanyang kasalanan. Uuwi na rin ako maya-maya. Wala lang ako sa mood gumimik. Kayo na lang. Sabi niya sa mga ito. Wala na rin nagawa ang mga katrabaho ni Paulo kundi ang iwanan siya roon. Napabuntong hininga na lang si Paulo. Gusto niya nang maalis ang bigat sa dibdib na kanyang nararamdaman. Paulo! Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita si Bianca sa harap niya. Ano? May kailangan akong sabihin sa'yo. Importante to. Sabi pa ng babae sa kanya. Inabala niya muli ang sarili sa trabaho. Alam kong wala kang magandang sasabihin. Bakit hindi ka sumama sa kanila? Umalis ka na to, wag mo na akong guluhin dito. Buntis ako. Pag-amin ni Bianca sa kanya. Tumunghay si Paulo sa dalaga. Parang may sumabog sa pagmumukha niya. Hindi siya makapaniwala. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang narinig. Sigurado ka bang sa akin yan? Tanong niya rito. Sarkastikong tumawa si Bianca. Oo, malandi ako pero hindi ako basta-basta papalit-palit ng lalaki. Nagsisinungaling ka. Kahit samahan mo pa ako sa doktor, buntis ako. Nagbungang ginawa natin noon sa cabin. Mariing sabi sa kanya ni Bianca. Hindi na alam ni Paulo kung paano siya nakaalis sa building pagkatapos ng pag-uusap nila ni Bianca. Alam niya lang wala na siyang takas. Masasaktan niya talaga si Lexi. Oh, ano ginagawa mo rito anak? May nangyari ba? Tanong ng kanyang ina nang madatnan siya sa bahay nito. Tuloy-tuloy na bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Mama. Hindi ko na kaya. Lumapit agad si Lena. Ano bang nangyari? Sandali, bakit ka ba umiiyak? Nag-away ba kayo na Lexi? Nanginginig ang kanyang mga balikat sa labis na pag-iyak. Nakabuntis ako ng ibang babae. Mama, anong gagawin ko? Masasaktan ko si Lexi. Mahal na mahal ko yun eh. Natigilan ang kanyang ina. Niloko bang girlfriend mo? Kumuyom ang kanyang kamao. Sorry mama, nagpadala ako sa tukso. Pero mahal ko naman si Lexi. Napailing ang kanyang ina. Niminsan, hindi ko inisip na magagawa mo yun sa girlfriend mo anak. Kasi matibay ang tiwala ko sa'yo na hindi mo gagayahin ang papa mong manluloko. Mas lalo siyang naiyak sa sinabi ng kanyang ina. Tama ito, wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Manluloko rin siya. Anong gagawin ko ma? Takot na takot akong sabihin kay Lexi. Garalgal ang boses na sabi ni Paulo. Umiling si Lena. Pero hindi mo rin naman yan pwedeng itago habang buhay sa kanya. Masakit, oo. Pero anak, deserve ni Lexi malaman ang totoo. Hindi mo siya pwedeng ikulong sa kasinungalingan mo. Mama, sobrang nagsisisi naman ako. Hindi ko alam ang magiging desisyon niya. Sabay kaming nangarap eh. Nung walang-wala ako, kailanman hindi niya ako iniwan. Tapos ito lang ang ginanti ko sa kanya. Ma, nadudurog ang puso ko. Alam kong hindi niya ako tatanggapin ulit. Umiiyak na sabi ni Paulo. Niyakap siya ni Lena. Magpakatatag ka anak, harapin mo ang kasalanan mo sa kanya. Alam kong masakit pero kailangan mong sabihin sa kanya yon. Dahil sa sobrang lungkot, doon na siya nakatulog sa bahay ng kanyang ina. Umuwi na lang si Paulo sa kondo na parang wala sa sarili. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya agad si Lexi sa sala. Mukhang hinintay siya nito. Lumapit sa kanya si Lexi. Bakit ngayon ka lang umuwi? Sobrang nag-aalala ako sa'yo. Ano bang nangyari? Namumugto ang mga mata mo. Ayos ka lang ba? Sa tanong pa lang na yon, bumuhos na ang panibagong luha ni Paulo. Niyakap agad siya ng kanyang nobya. Humigpit naman ang yakap niya rito.
Kung pwede niya lang ibalik ang nakaraan, hindi niya na muling gagawin ang kasalanan yun. Nanginig ang kanyang boses. Sorry. Patawarin mo ako, Lexi. Nagkamali ako. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Bakit ka ba humihingi ng sorry? Ano bang kasalanan mo? Anong meron, Paolo? Mukhang mabigat ang dinadala mo nitong mga nakaraang linggo. Pinagbibigyan lang kita dahil baka kailangan mo ng oras para sa sarili mo. Pero girlfriend mo ko, kaya sabihin mo na sa akin, ha? Tiningnan niyang mukha nito. Tila kanyang kinakabisado. Hindi ko alam kung paano to sasabihin pero nagkamali ako, mahal. Malaking pagkakamali ang nagawa ko at hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Napalunok si Lexi. Ano ba talagang nangyari, Paolo? Tinatakot mo ko. Naninikip ang kanyang dibdib. May nagawa akong kasalanan sa iyo noong nagkaroon kami ng team building. Nakipag one night stand ako sa katrabaho ko. At ngayon, buntis siya. Umatras agad palayo sa kanya si Lexi. Ano? Paolo, paano mo nagawa sa akin to? Gusto niya itong hawakan pero hindi siya nito pinahintulutan. Hindi ko alam, Lexi. Hindi ako nakapag-isip ng maayos. Alam kong hindi yung dahilan. Alam kong nasaktan kita at galit ako sa sarili ko dahil nagawa ko yun sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Lexi. Hindi ako makapaniwala. Paano mo nagawang ipagkanalo ang tiwala ko ng ganito? Halos magmakaawa na si Paolo sa harap ng dalaga. I'm sorry, Lexi. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang mahal ko. At galit ako sa sarili ko para sa nagawa ko na nasaktan kita ng ganito. Hinampas ni Lexi ng paulit-ulit ang dibdib ni Paolo. Anong klaseng boyfriend ka? Ang laki ng tiwala ko sa'yo. Sinira mo lang? Naloko mo pa ako? Okay pa nung mataba ka, kontento ka sa akin. Panatag akong hindi mo ako ipagpapalit. Kasi ako lang ang nakikita mong magmamahal at nagpapahalaga sa'yo. Pero ano to? Sinamahan kita. Sinuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Kahit minsan nahihirapan ako, hindi mo ako narinig magreklamo. Binigay ko sa'yo lahat. Alam mo naman, ikaw na lang ang itinuring kong pamilya. Pero nagawa mo sa akin to. Lumuhod si Paolo sa harap ni Lexi. Takot na takot si Paolo. Please, Lexi. Alam kong hindi ako karapat-dapat pero sana wag mo kong iwan. Mahal kita higit sa lahat at gagawin ko ang lahat para maitama to. Please, wag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Itinulak siya nito. Paano kita muling pagkakatiwalaan, Paolo? Paano ako maniniwala na hindi mo na ako sasaktan ng ganito? Isa pa, nakabuntis ka na. Paanong bata, ha? Pababayaan mo? Alam ko ang pakiramdam ng walang magulang. Kaya alam ko na kung mananatili ako sa'yo, kahit mahal na mahal kita, alam kong may masasaktan ako. Naging malakas ang bawat hikbi ni Paolo. Gagawin ko ang lahat, Lexi. Gagawin ko ang lahat para mabuo muli ang tiwala mo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Wala itong sinabi. Iniwan siya ni Lexi at pumasok ito sa kwarto nila. Hindi siya pumasok. Nanatili lang siya sa sala. Pero rinig niya ang malakas na hikbi ni Lexi sa loob. Sinapo niya ang kanyang namumugtong mga mata. Hindi niya gustong saktan ng ganoon si Lexi. Pero wala na siyang magagawa. Natamasa niya na ang resulta ng kanyang mga ginawa. Kinabukasan, nagising na lang siyang nag-e-empake na ng mga gamit si Lexi. Mahal, huwag mo namang gawin to. Marahang umiling si Lexi pero malamig ang turing sa kanya. Aalis na ako. Hindi na maayos pa to. Maghiwalay na tayo at panagutan mo ang ginawa mo. Tumulo na naman ang mga luha ni Paolo. Wala na yatang katapusan ang sakit na kanyang nararamdaman. Gusto niya ng isang pagkakataon pero alam niya ng kalabisan iyon. Pinunasan niya ang mga luha. Saan ka lilipat? Lexi, kahit ihatid na lang kita. Please. Huminga ng malalim ang dalaga bago tumango. Dinala niya ang mga gamit nito. Sumakay na sila sa bus. Gusto niyang magmakaawa pa pero alam niyang buo na ang desisyon nito. Lexi! Sinandal nito ang ulo sa bintana ng bus. Tama na, Paolo. Pagod na ako. Natahimik na lang siya pero nangingilid ang kanyang mga luha. Hinawakan niyang kamay ni Lexi. Hindi nito inalis yun.
pero alam niyang pinagbibigyan na lang siya nito. Ilang sandali pa, malapit na silang bumaba. Kinuha niya ang gamit ni Lexie pero inagaw iyon ng dalaga sa kanya. Ako na, huwag ka nang bumaba, umuwi ka na, kaya ko ng sarili ko. Malamig nitong sabi bago nagmamadaling bumaba ng bus. Tinanaw niya na lang na bumaba si Lexie. Nang makalagpas na ang bus, hindi niya mapigilang umiyak. Katulad ng unang pagkikita nila, sa bus din pala magtatapos ang lahat. At sa pagkakataong yon, hindi na nananatili ang isa sa kanila para makasama pang isa sa susunod na biyahe ng buhay. Pagkatapos ng paghihiwalay nila, hindi na alam ni Paolo kung paano niya nagawang makausad pa sa buhay. Si Lexie lang naman ang laman ng pangarap niya, kaya hindi niya na alam kung paano pa magpapatuloy. Ang tungkol naman sa pagbubuntis ni Bianca, sinubukan nilang magsama para sa bata. Subalit palagi na lang silang nag-aaway. Nagdesisyon na lang din silang maghiwalay para hindi na rin kalakihan ng bata ang ganoong senaryo sa kanila ni Bianca. Magsusustento na lang siya at hihingi ng kaunting oras para sa anak nila. Mabilis na lumipas ang 2 taon, nabubuhay pa rin si Paolo nang wala si Lexie sa kanya. Gayunpaman, walang kulay at parang walang kabuluhan ng lahat. Ang huling balita niya sa dalaga, may bago na itong minamahal at ikakasal na. Nagpunta ka ron ano? Hindi mo rin natiis. Hindi ka ba nasasaktan? Tanong kay Paolo ng kanyang ina. Bumuntong hininga si Paolo. Siyempre masakit. Masakit makita ang ikinasal na sa ibang lalaki ang taong mahal ko. Pero mama, nakita ko yung saya sa mga mata ni Lexie kanina. Sapat na sa akin yon. Ang mahalaga, masaya siya at okay na siya. Bumaha ang lungkot sa mukha ng kanyang ina. Eh ikaw, kailan ka magiging okay? Malungkot siyang napangiti at binuhat ang kanyang anak. Okay na ako sa anak ko mama. Wala na rin naman akong mamahaling iba. Okay na ako sa ganito. Kabayaran na rin siguro sa mga nagawa ko kay Lexie noon. Marami si Paolong pinagsisisihan. Nasaktan ni Paolo ng sobra ang taong sobrang mahal na mahal niya. Gayunpaman, ganoon yata talaga kumilos ang Diyos. May tinatanggal sa buhay niya para bigyan siya ng isang biyaya. Sa mundong ito, walang perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang mahalaga, matuto tayong maging responsable at tanggapin ang magiging kabayaran ng pagkakamaling nagawa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.